ikutilyo, brusko at palaban. Ilan lamang yan sa pagkakakilala natin sa binansagang hari ng mga kontrabida na si Paquito Diaz. Totoo bang wala nang nakakakilala sa kanya? Tara at tatalakayin natin ang kanyang naging tagumpay sa mundo ng pelikula. Alamin din natin ang nakakalungkot na sinapit ng kanyang buhay. Bakit nga ba bigla siyang naghirap? At ano ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Paquito Diaz o sa tunay na buhay ay si Francisco Bustillos Diaz Sr. Siya ay sinilang noong May 28, 1932 sa Arayat, Pampanga. Walo silang magkakapatid at isa na dito ang kapatid niyang si Romy Diaz. Ang kanilang ina ay si Maria Bustillos at ang ama naman nila ay isang Mexican-American na si Albino Diaz. Noong si Paquito Diaz ay nasa edad na 7 taong gulang ay muntik na itong bawian ng buhay dahil sa isang aksidente noong 1939. Nasalpok siya ng isang humaharurot na sasakyan na nagresulta ng pagkakoma nito. Base nga sa mga nakakita ay halos wala na itong buhay noong isinugod sa ospital. Tinapat na din ng mga doktor ang kanyang mga magulang na malabo na itong maisalba at kung mabuhay man ay malamang parang gulay na si Paquito. Pero himala itong nakarecover at pagkalipas lang ng ilang panahon na pagpapagaling sa ospital ay nakabalik at nakapamuhay na siya ng normal. Kaya naman laking pasasalamat nila dahil binigyan pa ito ng pangalawang buhay. Noong nasa edad na 12 anyo si Paquito Diaz ay nagsimula naman siyang mahilig sa sports tulad ng basketball. Pero pangarap talaga ng kanyang mga magulang para sa kanya ay makapagtapos siya ng pag-aaral at maging isang abogado. Pero hindi naman niya sinunod ang gusto ng mga ito dahil sa kanya na nanggaling na hindi niya kakayanin ang pag-aaral ng abogasya. Sa huling bahagi naman ng 1940s na mag-aral siya sa FEU at kumuha siya ng kursong commerce. Maagang nakilala sa universidad itong si Paquito dahil naging isa siya sa mahusay na manlalaro ng kupo ng FEU Tamaraws. Noong mga panahon na yon ay 3 taon silang sunod-sunod na naging kampyon. Bukod sa hinahangaan siya dahil sa pagiging mahusay na atleta ay tinitilan din ng mga kababaihan si Paquito dahil sa kagandahan nitong lalaki. Tinawag din siyang Mr. Valentine dahil halos lahat ng mga babae sa campus ay siya ang nais na makasayaw. Pero sa kalaunan ay lumipat naman siya ng ibang university at naglaro naman siya sa Ateneo Blue Eagles. Dito na rin niya nakasama ang kapwa manlalaro na si Sergio Santiago na sa kalaunan ay magiging director at producer ng Creamer Production. Naging matalik silang magkaibigan ni Paquito Diaz na unang pumasok si Sergio Santiago sa mundo ng showbiz. Kaya naman di nagtagal ay kinuha niya ang kanyang kaibigan na si Paquito dahil nakita ni Sergio na malaki ang potential nito lalo na sa tindig at itsura. Nagsimula si Paquito sa pag-extra sa mga pelikula. Mas nauna na rin nakilala si Paquito Diaz sa harap ng kamera bilang isang mahusay na mananayaw ng cha-cha, rumba at waltz. At sa di kalaunan ay nabigyan na siya ng role sa pelikula noong 1958 na Mr. Basketball na pinagbidahan naman nila Bob Soler, Edna Luna, Jose Romulo at Chileto Legaspi. Dahil dito ay naramdaman niya na mas magiging masaya siya sa mundo ng pag-arte. Kaya naman unti-unti na niyang itinigil ang paglalaro ng basketball at tuluyan na siyang nag-focus sa pag-aartista. At dahil sa ipinakitang husay at karisma ni Paquito Diaz sa pag-arte ay mabilis itong nakagawa ng sariling pangalan sa industriyang Pilipino. Naging malapit din niyang kaibigan ang noon ay sumisikat pa lang na si Fernando Po Jr. Umabot sa mahigit 200 pelikula ang kanilang pinagsamahan at halos lahat ng ito ay tinangkilik ng masang Pilipino. Dito na rin binansagan si Paquito Diaz bilang hari ng mga kontrabida. Nakilala natin siya sa malupit, matapang at bruskong karakter sa pinilakang Tabing. Pero kabaliktaran naman ito ng kanyang pagkatao dahil siya ay maginoo, masayahin, mahinahon, mabait at napakamatulunging tao sa tunay na buhay. Isa din siyang mabuting haligi ng tahanan at mabait na asawa. Naging kabiyak naman ng dibdib ni Paquito si Nena Diaz na dating flight attendant na nakababatang kapatid naman ni Bob Soler at nagkaroon sila ng 2 supling na sina Joko at Cheska Diaz at naging apo naman niya si Kiko Estrada. Napakagaling na mga ginawang pagganap ni Paquito Diaz sa kanyang mga pelikula
At hindi maikakaila na kung walang mahusay na kontrabida tulad ni Paquito ay hindi sisikat ang mga hinangaan nating bida. Pero hindi lang sa pagiging kontrabida siya nakilala, hinangaan din si Paquito sa kanyang pagpapatawa dahil paminsan-minsan ay hinahaluan niya ng komedya ang kanyang pagiging kontrabida. At ilan pa sa kanyang naging pelikula ay Ang Laban sa Lahat, Ang Leon at Tigre at Ang Alamid, Bitayin si Baby Ama, Muslim 357, Batang Quiapo, Jack and Jill, Kapag Puno na ang Salop, Sa Kuko ng Agila, Batas ng 45 at madami pang iba. Ngunit noong 2004, si Paquito Diaz ay na-stroke. Subalit marami ang nagpakalat ng maling impormasyon na ito daw ay pumanaw na. Naikinasama naman ang loob ng kanyang pamilya dahil gumaling naman ito matapos ang kanyang operasyon. At ang numero unong tumulong sa kanya para sa mga gastusin ay ang malapit niyang kaibigan na si FPJ. At pagkatapos noon ay nagsimula nang dumating ang mga pagsubok sa buhay ni Paquito dahil halos naubos na ang kanyang mga naipon at naibenta na rin nila ang kanilang mga naipundar upang may maipangtusto sa pagpapagamot. At sa di kalaunan ay nagpa siya na din itong magpaalam na lang sa mundo ng pelikula at doon na nanirahan sa Daraga Albay kasama ang kanyang pamilya. At pagkatapos nito ay naitampok si Paquito Diaz sa programa sa telebisyon na Wish Ko Lang. Dito ay binigyan siya ng pagkilala dahil sa kanyang mga naiambag sa pelikulang Pilipino. Nagdatingan din ang mga sikat na artistang nakasama niya. Pero marami ang nagulat sa nakakalungkot na kalagayan ni Paquito dahil makikitang malayong malayo na sa dating bigotilyo, brusko at matipunong Paquito Diaz ang naitampok sa programa. At noong January 2011 naman ay nangtamaan si Paquito ng sakit na pneumonia. Naging mahirap ito para sa kanila dahil ang natitira nilang ipon ay naubos na dahil sa pagpapagamot. At ang masakit pa dito ay muli na namang may nagpakalat ng maling balita na si Paquito daw ay sumakabilang buhay na. Nakaagad namang nilinaw ng kanyang pamilya at ang dinadaing ng kanyang asawa ay porket daw balaos na si Paquito ay lalapastanganin na lang nila dahil sa maling impormasyon. Dagdag pa nito ay hindi naman daw sila nang hihingi pero kung may nais na tumulong para sa pinansyal ay lubos nila itong pagpapasalamat dahil talagang naubos na ang kanilang pera sa pagpapagamot. Ngunit sa kaparehong taon din, noong March 3, 2011, ay tuluyan ang sumuko itong si Paquito Diaz at pumanaw ito sa edad na 79 dahil sa pneumonia.